Okay, good morning. Hindi ko pala na-reply ang si Junel Bibal. Okay lang o Toy na magbalik ng sa title lang ba to? Saka yung location. Location lang po, sir. Location lang, pero ang title ay yan pa rin. Opo, sir. Sige, okay lang yun. Dahil kapag ka talaga hindi nyo kayang i-defend yung especially yung availability ng raw materials doon sa locality, eh, magkakaproblema kasi kayo during economic analysis. Kasi may mga tatargetin tayong quantity of production output para kumita yung planta. But anyways, kayo ba ay nasa school ngayon? Wala. Pero may submit nyo ba mamaya yung chapter 1 and 2? So available ako by 12 to 3 p.m. May entertain ko yung inyong mga submission. Okay, so for today, sige Mr. Bibal, ano yan? Sir, yung sa amin po kasi ginawa po muna namin yung sa kawungan. Pwede pong isunod na lang po namin sa background tungkol dun sa ano, sa bagong location. Pero napasa na po namin kay Claudine kahapon. Ibig sabihin, hindi nyo pa nagagawa yung sa new location? Hindi pa po. Kasi nag-aantay po kasi ako ng response nyo. Ang ginawa po muna namin yung sa original. Okay, edi ipasa muna yung original and check ko dahil hindi ba maglalayo yung objectives niya doon. Thank you po. Sige. So for today, okay. Para hindi na masayang oras natin habang naghihintay doon sa mga new entry. Discuss natin yung content of your design project. Kung paano niyo i-elaborate yung chapter 3 and 4 since basically dito ako maraming question at dito marami akong pinapaulit, no? In my previous experience of handling design subjects, okay? Kaya to better guide you, i-discuss natin itong mga to. Okay, heads up lang ako ha kung medyo mawawala yung reception ko since isang screen yung gamit ko. Yung sa laptop lang. Okay, pero viewable na naman ang aking screen. Okay, so this is a guide for your chapter 3 and 4 of your design project. So primarily chapter 3 is a design optimization, no? Yung ating mga ginagawang calculation ngayon, yun na rin ang papasok sa yung chapter 3. Pero may mga kaunti lang i-add tayo later on. And chapter 4 will mainly focus on economic analysis, mga costing, scheduling, estimation of materials, equipment to be used during construction, yung mga manpower to be deployed during operation and maintenance, and yung mga depreciation natin. So, gaya ng nasa ating content, yung ating chapter 3 has been divided into several sections. So, meron tayo ditong 4 sections. Number 1 is the design trade-off. Ipapakita nyo yung inyong comprehensive process flow diagram, pH diagram, and other supporting thermodynamic equations para mas maintindihan natin yung gusto nyong i-point out dun sa inyong design project. Then, after natin ma-establish yung mga design, so perform a heat load calculation, heat load and a thermodynamic calculations, including the optimization of the system. Dahil meron tayong mga level of optimization. So yung una natin ginagawa na ay yung system level optimization wherein binabari natin yung operating parameters ng system. Pero meron pa rin tayong tinatawag na part level optimization. Halimbawa kapag ka magde-design kayo ng evaporator, magdi-design na kayo ng mga condenser, compressor pumps, pipings, refrigerant tubings, kailangan ino-optimize nyo din siya. Okay.
and as well as yung mga lookup sa ating catalog. Hindi naman pwede na basta na lang natin na-design yan, no? For nothing. Kailangan yung ating mga equipment or yung ating mga readily available equipment ay nagtatali doon sa ating calculation. Since gagawa natin yan ng costing later on, kailangan alam natin yung actual equipment na dapat mapalagay doon sa ating itinidesign. Okay, so isa-isahin natin. So this is just an example of design trade-offs. So dito, meron kayong tatlong design, okay, na ipapakita. Pero bago kayo mag-arrive sa tatlong yan, dapat marami na kayong pinagpilian. Wait lang ha. Okay, dapat marami na kayong napagpilian or marami na kayong na-formulate na combination of system and pH diagram, no? So, to do so, kailangan meron kayong basic knowledge of refrigeration system, which includes kapag ka nagbago ba kayo ng diagram dito, eh ano yung mangyayari doon sa pH diagram. So, it will follow sa calculation. Halimbawa, dito sa ating general idea na diniscuss, for example, we have a system with flash gas removal and intercooling. Gusto nyo dagdagan ng evaporator. Wala namang problema. Hindi magsasanga lang kayo dito ng mga refrigerant line and dagdagan nyo ng evaporator. So bakit, sir? Eh, gusto ko, sir, eh, ganitong design. Tapos meron akong nire-require na multiple compartment temperature. Eh, noong ating discussion, nakita natin na ito yung pinaka malalaki, yung COP. So what if i-develop ko ito furtherly? Okay. So pwedeng yung multi-evaporator, lagyan nyo ng mga flush tank, walang problema, no? Basta magde-develop muna kayo na magde-develop ng system configuration and pH diagram. And itetest nyo siya sa EES. Yun ba yung may pinakamataas na COP? So marami kayong pagpipilian muna, then irarank nyo yung best 3, yung top 3 COP, yun ang ide-declare nyo dito sa inyong design trade-offs. Okay? So after declaring the design trade-offs, itong design option 1, 2, and 3, okay, na-develop nyo na yun, then discuss the process flow diagram and show necessary thermodynamic equations and diagram to better understand how the system will work. Ikikwento nyo siya in engineering way. Ano ba yung magiging flow ng refrigerant, saan siya pupunta, bakit may ganitong evaporator dito, ano yung mga possible capacity ng evaporator na yun. So dito may mga compressor, ano kaya yung mga possible mass na i-handle niya, and the like. Okay, so i-discuss nyo and then i-differentiate nyo yung tatlo. Kasi yung mga differentiation na ganyan, yan yung magiging isa sa mga criteria kung paano kayo pipili sa pinakahuli kung alin yung best design dito sa tatlo. To differentiate each of the options included in this section, discuss the advantages and disadvantages of the system. Saliba, dito sa design option 1, nakita nyo, sobrang dami ng evaporator. So, ang advantages niya ay siguro mas mataas yung kanyang refrigerating effect. Okay? Mas mataas yung kanyang capacity. But at the same time, since mas marami siyang compressor, baka naman mas malaki yung power na ire-require niya. Okay? Let's see. So, parang, kumbaga, eh, ang gagawin nyo lang naman dito, eh, yung differentiation, parang may hypothesis lang kayo, no? Halimbawa, dito sa kabila, iisa yung compressor. So, possible, mataas yung kanyang delta P. Sobrang mahihirapan yung ating compressor. So, kung sobrang mahihirapan yung compressor, possible, mas mataas yung energy consumption niya. Okay? So, yung mga ganong differentiation in terms of engineering, okay, di-discuss nyo. And then, wala pa kayong calculation na gagawin talaga dyan. Yung sinasabi kong calculation kanina, ay pagka magtetest lang kayo. Siyempre, magdo-drawing kayo ng napakaraming design option dyan. Tapos, itetest nyo siya muna sa EES. Then, select the best 3. Okay ba yun? Okay, and then, pagka na-establish nyo na yung tatlong yan,
pwede na kayo mag-heat load calculation. Ano? Perform a heat load calculation based on the known target capacity and properties of the product to be refrigerated. So, dalawa lang naman yung pagbabanggain nyo. Ano ba yung target capacity? Halimbawa, dun sa mga pinopropose nyo, for example, 12 tons of chicken meat. Yun yung inyong magiging product. Napapalamigin nyo from 25 degrees Celsius to negative 10 degrees Celsius. So, sa ganitong kataas na delta T, ano kaya yung heat to be removed? No, required heat to be removed in tons of refrigeration. So, paano nyo malalaman yun? Kailangan, ma-establish nyo muna sa chapter 2 kung ano yung properties of product, which includes mga specific heat, capacity, ano pa, latent heat, sensible heat, no? So, establish nyo muna itong mga to. Okay, kasi hindi naman laging nasa sensible heating yan. Kapag ka kasi sinabi natin sensible heating, eh di ang magiging load, eh ganito. Mas noong ating chicken, CP niya times delta T. 25 minus negative 10. O, dyan, may estimate nyo na yung load. Pero, ganito ba talaga ang magiging cooling performance niya? No? Yung response niya sa cooling. Kasi, meron tayong halimbawa, may mga water content yan. Alam natin na ang response ng water sa cooling nagbabago-bago based on temperature and state. No? Halimbawa, from 25 P magsisimula. Habang pinapalamig nyo yan, down to zero, meron tayong sensible heating. Nagbabago ang temperature pag nag-release tayo ng heat. Then pagdating sa zero, liquefied pa siya. To turn it to solid, kailangan natin ng latent heat. Latent heat of fusion. And then, pagka nasolidify na yan lahat at nag-release pa tayo ng heat, saka pa lang ulit bababa yung kanyang temperature. No? So may sensible ulit tayo. Ang kaso, unique yung water. Hindi natin alam kung itong mga product na pinopropose nyo ay may unique characteristic din. Pero for sure, meron. No. Halimbawa, dito sa sensible heating ng water from 0 to 25, iba yung kanyang specific heat, 4.187. Okay? Pero kapag nandito na sa part ng yellow na siya, iba na rin ang kanyang sensible heat capacity, nasa 2 point something. Baka ganun din ang mangyayari sa chicken. Kaya kailangan alam nyo by literature kung ano itong properties of product. Okay, yung response niya sa cooling effect. And in that way, maayos nyo ng maganda yung inyong thermodynamic calculation, which includes the heat load calculation. Not only the products that will be involved during refrigeration, but as well as yung environmental effect. Okay, halimbawa, may compartment kayo. Ganito kalaki yung compartment. For example, ilalagay nyo dyan yung 12 toneladang chicken meat. Okay. So aside from heat na nare-release ng product, na kailangan ma-release ng product, merong effect yung environment. Bakit? Kasi mababa yung temperature ng inyong compartment. Let's say negative 10 degrees Celsius to. Ang environment nyo, 25 degrees Celsius. So for sure, may magpe-penetrate na heat dyan. No? Tinatawag natin mga transmission load. Eh, kapag ka hindi natin ma-account yun, baka ma-underdesign tayo. No? Kala natin yung product lang yung papalamigin. Sir, kahit palagyan namin ng insulation, may magpe-penetrate pa rin na heat. So, balikan nyo ang inyong heat transfer. Okay? Kahit gaano natin lagyan ng gaano kakapal na insulation yan, still may magpe-penetrate na heat dyan. No? So, paano natin may estimate yan? E di dapat alam nyo yung delta T. Alam nyo yung mga thermal conductivity ng material na gagamitin nyo dito during construction. Okay, kaya itong mga properties of equipment such as insulation, napakahalaga nito sa inyong discussion of related literature, mga conceptual literature. Since ito rin yung hahanapin ko sa inyo, bakit hindi nyo in-account yung
effect ng environment temperature. Ay napakalaki nitong compartment na dinidesign nyo. Okay? So, kaya every detail, not only yung napag-usapan natin dito sa ref, ay magagamit nyo. No? Mamaya, papasok yung termo fluid sciences, which includes the fluid machinery, fluid mechanics, okay, combustion engineering, kung may heating kayo. No? So, kaya, yung mga napag-aralan before, walang tapon yun. Magagamit natin lahat dito. And then, right after nyan, malalaman natin yung total heat load or yung ating refrigerating effect na ipapasok natin doon sa ating system. So, pwede na kayo mag-start dito ng calculation, thermodynamic calculation, and pwede na kayo mag-optimize ng system operating parameters. So, system level muna yung optimization para ma-define natin ano ba yung mga energy na magpapas through doon sa ating mga equipment, such as compressor. Halimbawa, ano ba yung theoretical power na required niya or required sa kanya? Sa ating condenser, ano ba yung mga heat rejected required para ma-dispose of yung heat from the load? Okay? Gaano ba kalaki yung mga expansion valve? No? Since yung mga data, yung mga general data na yun, yun naman yung gagamitin natin for part level optimization. Yun yung next. Okay? So from the calculated capacities of each component in the previous section, dito sa system level, apply the knowledge of heat transfer, fluid machineries, and fluid mechanics to determine the specific design configuration of each components. For example, compressor. Excuse me. Ano ba yung mga kino-consider natin when we are designing a compressor based from your fluid machinery? So, dinidefine natin kung ano ba yung, halimbawa, reciprocating compressor yan. Ano yung mga bore? Ano yung mga stroke? Ano yung mga clearance? Volume? Okay? Since, una na, yung clearance volume, no, very critical yan. Hindi pwedeng sobrang liit or approaching zero yung clearance volume. Ang meaning lang noon, yung ating piston tumatama na doon sa mga ano bang tawag doon sa part na yun. Yung pinaka ano niya, head, yung taklob ng compressor. Hindi pwedeng zero yung clearance volume. And at the same time, hindi naman pwedeng sobrang laki noong volume, yung clearance volume. Since kapag ka malaki yung clearance volume, for example, nasa top dead center na, ang laki-laki pa ng volume na natira dito, yan yung nagko-contribute sa ating low volumetric efficiency. Okay, so yung volumetric efficiency, napakahalaga niyan sa operation ng compressor, since pagka mababa yan, no, yung nahihigop, hindi lahat na iilabas. May natitira, ay ayaw natin ng ganun. No? Kailangan ma-optimize natin yung operation ng equipment na ganun. Okay? So pag-uusapan natin ito after midterm, itong mga idea on how we can optimize the part level. Okay? Not only compressor, we have the heat exchange system, which includes the condensers and evaporators. Okay, so for sure, dito sa condensers and evaporators, ang iba sa inyo, magdi-design ng heat exchanger. Dapat. Kasi halimbawa, sobrang laki nung heat load na kailangan yung i-release sa condenser, eh automatic, maggagawa kayo dyan ng water-cooled condenser. So to do so, eh kailangan mag-install kayo ng heat exchanger dyan. So based on the amount of heat to be rejected na nakalculate nyo dito sa system level, gaano kaya kalaki yung heat exchanger na kailangan natin? No? Or ano ang type of heat exchanger na nire-require yung ganong kalaking heat exchange? Okay na ba ang double pipe? Okay na ba ang shell and tube type? Yung shell and tube type, ano kaya yung mga diameter ng tube? Diameter ng heat pipes? Okay? Diameter ng shell? Okay? Gaano kahaba yung inyong heat exchanger? Ano yung length? Tatanungin nyo to. Kasi hindi kayo pwede manghula dyan. Naku-compute yan.
Halimbawa, kailangan nyo mag-release ng 500 BTU per hour of heat. Okay. Ano yung area ng heat exchange na kailangan nyo? Since alam natin from our heat transfer na kung malaki yung heat required, no, or malaki yung kailangan heat na i-release, eh dapat mas malaki yung area, no, from the equation of convection or overall heat transfer, no, UA delta T, mataas ang overall heat transfer coefficient. Paano natin mapapataas yun? At the same time, mataas ang area. Okay. Paano natin mapapataas ang area dito sa design, which includes the number of tubes, no? Kailangan nating malaman yan. Ano yung diameter? Gaano kahaba? Hindi kayo doon pala ang may estimate na natin ng area. But in this part, you need to have an extensive knowledge of how a heat exchanger can be designed, no? Babalikan natin yung mga knowledge na napag-usapan nyo before. And then, apply natin yung EES knowledge para mas mabilis yung computation. Okay? Ano pa? Yung ating mga expansion valve, gaano kaya kalalaki yung required nyo based doon sa pressure drop na nire-require ng process. No? Yung ating mga cooling towers, okay, since itong heat exchanger, heat collector lang to, paano nyo madidispose to ultimately sa ating environment? So you need to have a cooling towers or cooling systems. So hindi naman pwedeng sobrang liit ng mga cooling tower na yan. Kailangan well-designed yan, no? So kapag ka maliit yung cooling tower, possible mag-overheat yung mga system nyo. Okay? Kung sobrang laki naman, sobrang laki naman ng operation, redundant na, no? Alamin natin yung mga optimum capacity, optimum design, okay, optimum size. Kasi pagka limbawa, hindi natin na-optimize yan, nagpatong-patong yung cost niyan, sa huli, lugi pala yung inyong tinatayong planta, eh possible mapaulit lang yung inyong proposal. Eh hindi nyo yun makikita, not unless nagawa nyo na yung economic analysis. Eh ito, magiging factor ito ng economic analysis. Since pagka na-design natin yung mga component na yan, titingin tayo sa catalog. Yun yung sunod. Okay, so pasok itong section 4 of chapter 3, engineering specifications and cataloging. Itatayo kasi natin yung planta. Hindi pwede, hindi available yung mga equipment na na-design nyo. Halimbawa, for compressor, ang kailangan niya ma-handle na mass flow rate ng refrigerant ay 10 kg per second. So, hahanap kayo ng manufacturer ng compressor na kaya mag-handle nitong 10 kg per second. Okay? So, paano yon? Magda-download kayo ng mga manufacturer's catalog. For example, ito, condensing unit. So, condensing unit from Danfoss. Kaso nga lang, bago kayo makapag-select ng mga equipment dyan, kailangan naiintindihan nyo muna yung mga discussion dito. Ano ba yung ibig sabihin ng mga model number na yun? No? Paano ba ako makakapag-select ng tamang model based sa aking requirements? Okay, bago kayo pumunta doon sa table of specification. Halimbawa, ang napili nyo palang model number ay itong nasa babang ito. Halimbawa, itong 50R. Okay, bakit nyo napili yan? Kasi sir, ang akin pong ambient temperature ay 95 degrees Fahrenheit. And ang aking evaporating temperature ay 20. O, di pumapasok siya dito. Kailangan nyo nitong capacity in BTU per hour na ito. Ano? 37 BTU per hour for condensing unit. Okay. So, iba't iba ang data bawat manufacturer's catalog. Kaya kailangan maintindihan nyo muna, no, at the first hand kung paano kumukuha ng model dito. Okay.
So kasi may iba't iba silang style kung ano ba ang dapat i-consider. Dito lang i-consider edi yung mga ambient temperature and evaporating temperature. In that way, malalaman daw yung model required. And also, malalaman nyo yung power consumption niya. So, nakalagay yan dito. Bakit naman mahalaga yung power consumption? Kasi kapag ka nag-compute kayo ng utility cost, which includes the electricity, kailangan alam nyo yung power draw ng inyong mga equipment times number of hours of operation. No? Multiplied nyo by the cost of electricity per kilowatt hour, yun, makukuha nyo na ang utility cost during operation. So, isa yan sa pinakamahalagang part na dapat nyo makuha doon sa inyong mga equipment. Since in theoretical, in theory, calculation, hindi natin kaya kuhanin yan. Si manufacturer's catalog ang makakapagsabi niyan based doon sa kanilang actual design. Eh sir, paano kapag kaganito naman yung idea? Halimbawa, 10 kilogram per second ang inyong nire-require na mass flow rate sa compressor, pero ang available lang sa catalog ay 8 kilogram per second and 12 kilogram per second. Halin ang pipiliin nyo dyan. So, dito sa mga idea na to, may tinatawag tayong compromise. I-compromise natin. Hindi naman pwedeng 8 kilogram per second, hindi ma-underload tayo. So, since si 12 kilogram per second na pinakamalapit, hindi ito ang piliin natin. Ano ang model number nito? Ano ang kanyang specification? Ano ang kanyang power draw? And also, yung kanyang dimension. Isa yon sa mahalagang kailangan makita nyo. Halimbawa, dito, yung ating 50R. 50R dito. Ipapakita niya yung mga dimension. Height, width, depth. Yung mga required piping. Ano, sa suction line, saka sa liquid line. So, nandito dito. Okay, bakit mahalaga yan? Kasi, magagawa kayo ng plant layout. No? Pero bago yun, isalansan muna natin sa table of specification itong mga nakita nyong equipment na applicable doon sa inyong design. No? So doon sa tabulated data na gagawin nyo, take note nyo lang ito. Kailangan nyo ng model number. So si model number, nandito na naman yan sa catalog. Ayan, ito sir, ang model number. And then, ano ang kanyang specification? Okay, sa specification, malalaman nyo yan dito sa discussion ng catalog. Okay, so this is a condensing unit with a blah, blah, blah. Ano, kayo na lang bahala mag-discuss, no? Then, ano pa? Make? Sino daw ang gumawa? Lagay nyo dyan, ang manufacturer. And then, ano pa? Kilowatt consumption. Kilowatt power consumption. Dimension, mahalaga din. Okay. And then, isama nyo na lang din dito yung price. Magkano siya. Pero si price, hindi nyo makikita sa catalog. No, paano yun? Hindi isa-search nyo sa internet itong model number na to. And then, pagka nag-correspond siya doon sa inyong hinahanap na type of equipment, no, sa kanya madedeclare yung kanyang price dito. Although itong price na to, magagamit nyo siya sa chapter 4 pa. Okay, so yun ang kailangan nyo i-tabulate. And take note, this is specifications. Dapat mag-reflect siya with PNID. Dapat pala meron kayong pulong pa dito. Nalalagyan nyo ng tag ID. Yung tag ID, yan yung paano nyo pinangalanan doon sa ating piping and instrument diagram. So ano ba yung piping and instrument diagram? Parang ganito rin siya. Okay, kaso nga lang, nandiyan na yung mga pumps. Ilang pumps yun? Halimbawa, maraming pumps dyan, maraming compressor, maraming condenser, may mga cooling tower. So yung buong system ba? Buong mechanical system, including pipings and connections. So yun yung CPNID na tinatawag. So halimbawa, meron kayong multiple compressor. Pakalanan nyo ito as compressor 1, yung isa compressor 2,
yung dalawang cooling tower dito, cooling tower 1, cooling tower 2, CT1 and CT2. Okay? Then dito sa tabulated specification, ilalagay nyo si tag ID. Compressor 1, compressor 2, cooling tower 1, cooling tower 2, etc. Okay, ilagay nyo based on calculated value, ano yung mag-fit na model number sa kanya. Ano yung specification based on the product catalog, sino ang manufacturer, ano ang kilowatt capacity, ano yung kanilang mga dimension. Okay, so length, width, and height. Kailangan nyo yan. So si length and width, kayong mag-determine kung gaano kalaki yung planta nyo. Pagka pinagsama-sama nyo kasi yan sa isang plant layout, ma-determine nyo kung ano yung required area ng plant. Okay? Si height naman, hindi siya yung mag-determine ng ano, ng elevation. Gaano kataas yung mga building na dapat nyong itayo. Okay, kung halimbawa itong mga equipment na to ay kailangan nasa sa loob ng building. Okay. Si price, siya yung magagamit nyo sa economic analysis doon sa declaration of initial cost, which includes the mechanical equipment. Okay, na nasunda naman yung aking mga pinagsasabi. Sino may katanungan? Hello, may question? So tatandaan nyo to ha. Isa ito sa mga i-check ko. Okay, and then pagka nabuo na natin yung lahat ng mechanical system, pwede na kayo mag-drawing ng mga civil. Okay, civil, structural, kasi madi-define nyo na kung gaano kalaki yung planta based kung gaano kalaki yung mga mechanical equipment na yan. Still, yan yung focus natin. No? Yun sa mechanical. And then mag-follow na itong civil. Gaano ba kalaki yung mga warehouse na itatayo nyo para magkasya itong mga equipment na to. Gaano kalaki yung admin building based kung gaano kadami yung employee na i-hire nyo during operation and maintenance. No? So, something like that. Okay? So, pasok na tayo ng chapter 4, section 1. Para ma-evaluate natin yung project cost, no? During construction. So, nahati ito sa dalawa. Assessment of initial project cost, which includes the materials to be included during construction. And yung pangalawa, may initial project cost, which includes the manpower, construction equipments, and utilities. Yung mga kuryente na gagamitin during construction, tubig, no, fuel, ano pa, mga internet, okay? And napakarami pang utilities. So, i-breakdown natin dito kung ano yung cost. Minsan, na di-disappoint ako sa mga student, pagka ang inilalagay nila dito sa initial project cost ay yung hindi specific. Halimbawa, ano yung description? Building 1 daw. Tapos ito ay warehouse 1, admin building 1. Ang inilalagay nila dito, price na. Yun si building 1 daw. Total price niya 2.3 million, si warehouse 4 million, si admin building ay 10 million daw. Paano nyo nasabing 10 million yan? Paano nyo nasabing 4 at 2.3 million? Without the complete list and specific prices ng materials na ginamit. Okay, so ito ang aking i-check sa inyo primarily dito sa chapter 4. No? So halimbawa, i-ano nyo, i-breakdown nyo yung mga costing. Halimbawa, dito sa building 1, halimbawa, ito yung inyong operation building or manufacturing building. So, nandiyan lahat ng mechanical nyo. Based from your layout, malalaman nyo kung gaano kalaki, ano yung elevation, ano yung area. And then, may estimate nyo kung gaano kadami yung materials na gagamitin during construction niya. Okay? Description. Ilang cement. Ilang hollow block, ano ang mga criteria ng hollow block? Concrete hollow block number 5 po. Yung isa, concrete hollow block number 4, yung isa pong ginamit. No? Gravel and sand. Okay, mga deformed bar. Gaano kalalaki yung deformed bar nyo? Okay, and then, ilan ang gagamitin? Quantity.
cost per unit. Saan nyo malalaman yung total cost? Eh, ang sabi ng mga student before, eh, sir, eh, alin po i-base sa literature? Eh, paano kung iba yung building na ginawa nila? Kayo ang makaka-define yan. Kayo ang engineer, eh, kayo ang nag-design, no? Hindi nyo pwedeng sabihin, base from literature, eh, ganito daw kamahal itong building na to. Hindi pwedeng ganun, ano? Kailangan ma-quantify nyo. Ano, halimbawa, kung kailangan nyo lagyan ng ano, mga concrete nail, ay ilalagay nyo dyan, no? During finishing, may cortina. Maglalagay ng mga bintana, maglalagay ng kolorete doon sa building. Ay, hindi kayan eh, babayaran din ng company. Okay. So, ilagay nyo yung inyong mga sarili. Isipin nyo as kayo yung contractor. Ayaw nyo malugi. Diga. Eh, kayong bahala kung na, pinapractice nyo na gano'n ng inyong pag-estimate ng materials, no? Walang problema. Mamaya lang, pagka naging contractor kayo, no, isa sa inyo, no? At tapos ganyan yung habit ng paggagawa nyo ng estimation of billing, ay baka kayo mapaiyak pagka rolling na yung project. Kaya dito, practice na. No, although matrabaho to, bakit? This is a three design option. Gagawan nyo. Since basically, mag-iiba-iba yung inyong plant layout based on kung gaano kadaming equipment yung i-declare nyo dun sa design option. No, nga pala, dito sa ating mga napag-usapan dito sa unahan, lahat yan per design option. Heat load calculation, ay DO1, DO2, and DO3. Okay, kailangan ma-compute nyo yung kanyang system operating parameters. Sa system components, isasalansan nyo din yan. Halimbawa, doon sa preliminary pages ay pang design option 1, then yung mga susunod pang design option 2 or system component optimization, and yung pahuli, pang design option number 3. Parang parallel yan, tatlong yan, kumbaga, hanggang dito sa economic analysis. Pagka nag-prepare kayo ng tabulated data of engineering specification based from the catalog, nandiyan din na ito ay pang design option 1. Ay how about yung pang design option 2? Pagka nag-pricing kayo, iba-iba din yan. No, halimbawa, doon pala sa design option 1, walang building 1, no? Pero doon sa design option 2, since maraming equipment ang involved doon, mas maraming facility ang kailangan yung itayo. Okay, so madedetermine nyo yan sa mga dimension ng equipment. Okay. So dapat kumpletos recados yung inyong planta. Although, maliit lang naman ang planta to, pero kailangan ma-account nyo lahat ng costing to. And ang isa pa, yung mga plant facility required. Saan kailangan merong, ano, kailangan ba merong parking area, receiving area, no? Dispatching area, warehouse, building, admin building, guardhouse, recreational area, okay, wastewater treatment area. Napakarami. Ano kailangan ma-account nyo yung lahat ng nire-require ng inyong process. Okay. Not only sa refrigeration. Sa refrigeration lang tayo magsisimula. Kasi doon natin makikita kung ano yung size ng mga equipment. Okay. And then, after nyan, hindi ma-determine nyo itong quantity. Sa isang warehouse po, sir, pwede na siguro 500 cement. O kaya, hollow block, 100 lang po. Hollow block na gagamitin. Pukukin po kayo nyan. No? Kakasya gayan. Hindi dapat ma-determine nyo muna yung size ng building. No? Alam nyo yung kanyang elevation plan. Alam nyo yung kanyang layout. No? Ngayon naman inakakapagsukat. Ano ga ang dimension ng hollow block? Ay siya, sa ganito kalapad na area ng wall, ay ganito karami ang gagamitin. Hindi kayo ganun. No? Ngayon naman inakakapagsukat. Okay, and yung cost per unit. Pwede naman i-search yan sa internet. No? Okay, kapag ka hindi talaga kayo mapakali, magtanong sa mga hardware. Baka lang mamaya maiyamot sa inyo. Ang daming itinanong ng batang ito na hindi naman bibili pala. Nasayang lang yung aking pagko-quote.
no? So overall, lahat-lahat, yun ang gusto kong explain sa inyo. Ultimong pako, no? Ultimong corrugated roof, lahat, ano? Dahil pagka may na-miss kayo dyan, okay, possible na yung total cost na i-declare nyo dito sa materials ay mali. Okay? And then, next. Assessment of initial project cost, which includes the manpower, construction equipment, and utilities. Hindi makikitayo itong mga materials na to kung walang magtatayo. No? Kung wala kayong i-hire ng mga engineer dyan, wala kayong i-hire ng mga mason, foreman, laborer, kung wala kayong i-re-rent ng mga construction equipment, so, diba, kailangan nyo mag-excavate, kailangan nyo mag-clearing muna, no? Kailangan nyo mag-erect ng mga steel post. Gagamit kayo dyan, mga special equipment. And as well as utilities, kuryente, tubig, no? Internet. Okay? So, paano natin ma-identify naman kung gaano itong gagamitin natin or yung cost that will be allocated for manpower, construction, equipments, and utilities. So, kailangan yung gumawa ng tinatawag na comprehensive Gantt chart. When I say comprehensive, no, kailangan yung i-include dyan lahat ng engineering activities. From permitting ng business up to commissioning, no? So bago mag-run yung planta, kailangan i-commission muna. Pero bago nyo ma-construct yan, kailangan meron muna kayong permit. Okay, so list down the activities. Plan out how long will it take. Design the manpower and equipment to be used and estimate the necessary cost that will be involved during the plant construction. Involve also the utility cost. Mga water, electricity, consumables, internet, building and construction permits, etc. So, kailangan nyo magsalansan ng engineering activities. Mas magandang ma-present to sa Excel. Okay, kasi napakalapad noong gagawin yung table na yan. Okay, engineering activities involved. Bago ma-conceive yung construction, ay kailangan muna may mga permit. Pagka nakapag-permit kayo, no, pwede na mag-survey. Hindi naman pwede mag-survey agad. Baka mamaya mapalayas kayo doon sa barangay. O, sino itong mga taong ito? Wala namang ka-permit-permit. Eh, gala ng gala dito kung ano-anong mga sinusukat-sukat. So, kailangan may permitting muna mangyari. Okay, then site survey. Okay, so tatagal din yan since i-check yan ng mga geodetic. I-check ng mga civil, sanitary, mechanical, electrical, and so on. Ano? So, lahat ng discipline involved dyan. Site survey. Pagka nakapag-site survey, pwede na mag-design. Pero hindi ko kayang elaborate lahat ng specific activities dito. Ang i-state nyo kasi yung mga specific activities. Halimbawa, design for building number one. No? Electrical design for building number one. No? Kasi, gagawa kayo ng timeline. Okay? I-estimate nyo kung gaano katagal yung ganung activity. E ngayon, pagka may makakaligtaan kayo dyan, possible na mas maikli yung inyong cost of construction. Or mas maikli yung timeline ng inyong construction. No? Mas mura sa huli. Na hindi nyo kayang i-defend. So, bakit ganito lang yung cost? Ganyan lang ba talaga yan? Yun ang mga usual na magiging tanong. So para ma-improve nyo na ganun talaga, edi isalansan nyo yung mga specific activities dito hanggang sa mag-commission yung planta. Okay? And ano pa, pagka naisalansan nyo yung activities, i-determine nyo sino ang mga PIC. Person in charge. Halimbawa sa permitting. Sino yung mga PIC sa permit? So siguro, gagamit kayo ng mga civil engineer dyan. No? Mga mechanical, sanitary, mga legal advisor. Okay? Sa site survey, sino-sino ang mga pupunta dyan? Mga professional mechanical, professional civil,
professional electrical. No? And sino pa? Mga consultants and experts. Sa design, sino-sino magiging involved dyan? Mga ME, civil, electrical, etc. Okay. And then, pagka na-design, hindi pwedeng i-construct agad. May mga approval pa yan for sure. No? Check and approval. Sino mag-check? Eh, di mga professional engineer. PEE, PCE. Okay? So, check and approval and then pwede na kayo mag-construct. Sa construction ba, gagawin agad yung building number one na baka kailangan mag-clearing muna. Okay? Then, saka kayo magkaroon ng excavation. So, ang pinopoint out ko dito, dapat specific yung inyong mga activities na i-declare dito sa engineering activities. Okay? Kasi, dyan yung ma-determine sino yung mga PIC. Sa clearing pala, kailangan natin ng mga heavy equipment operator. Operator. And then sa excavation. And then sa mga layout. Oh, pwede na mag-layout, sir. Pwede na may na-clear na eh. Tapos nakapag-excavate na. Or dapat mauna muna si layout bago mag-hukay. Baka kasi mali yung hukay. So yun yung mga titingnan yung details dyan. Sino dapat ang mauna? Layout, kailangan nyo ng mga formal, mga skilled worker. Okay, siguro kailangan na rin dito ng mga laborer. And concreting. Papasok dyan after concreting yung mga structure, pagbubong, pagpipinish ng building, pag-i-install ng mechanical systems, pagpapiping, napakarami pa, no? Napakahaba nito. Yung table na gagawin yung ito. Then, declare the PIC involved. And then, number of PIC. Ito yung very critical dyan. Kung gaano kalaki yung planta, edi magbabari din yung number of PIC. Alam ba, dito sa permit. Hey, sir, maliit lang naman yung planta namin. Baka pwedeng isang civil na lang, isang legal advisor. No? At least isang civil, isang ME, isang electrical. Tapos, isang legal advisor. Okay? And then, site survey, pwede ba tigigisa na lang yan or pwedeng isa na lang. Okay? So, kayo magde-design nito. Kailangan ma-defend nyo to sa huli. Bakit isa lang ang ginamit nyo? Kalaki-laki ng planta nyo. Ano ba ang capacity ng planta? Ilang kilowatt yung plantang yan? So, paglaki, ay di pagdami ng PIC. Sa design, critical ba yung mga magiging design? Ilan ang PIC? Mga apat po na design engineer. Check and approval, tigigisa. Tatlong professional engineer, PME, PEE, PCE. And then, clearing and excavation, ilang heavy equipment operator. Pwede na kaya, sir, ang lima para mas mabilis. Kasi, ang next yung i-declare dyan ay yung timeline. Sino dapat ang mauna? At ano yung mga activity na pwede mag-overlap? No, alam ba, sa permit. Hindi kayo pwede mag-site survey hanggat hindi nakakapag-secure ng permit doon sa locality, no? Doon sa municipality or city na pagtatayuan nyo. And even the national, ano, until BIR, hanggat walang mga permit doon, hindi kayo pwedeng maggawa ng kahit ano dyan. So basically, si permit ay stand alone. So mangyayari lang yung site survey pagka natapos yung permitting. Gagawin nyo kasi ito ng timeline. Ilang days tatagal? No, specific tayo sa araw. Kasi nagde-declare kayo ng number of PIC dito, dapat malaman nyo kung ilang araw sila magtatrabaho para malaman nyo yung cost for manpower. Not only manpower, but as well as the equipment to be used. Siyempre, halimbawa, mag-clearing operation kayo. Ano mga kailangan nyo dyan? Hindi lang naman si operator, no? Pati yung mga equipment, mga backhoe. Sa isang araw ng backhoe, magkano yung rent? Halimbawa, tatagal yung pagbabackhoe ng isang linggo. Magkano kaya ang rent niya? Pati ma-determine nyo dito sa same table yung cost for construction equipment.
Or halimbawa, dito pala sa huli, ay nag-i-involve na ng mga electricity and water. Especially dyan sa concreting, you know, may water kayo dyan. Ilang volume or cubic meter of water ang kakailanganin nyo. So, i-indicate nyo dito sa number or quantity of utilities involved. No? At gaano tatagal? Kailangan maplano nyo ng ayos to. Okay? And then, para malaman yung cost for utilities naman. So, iisang table na yung gagawin nyo. Ang mahalaga dito, ma-define nyo muna yung series of engineering activities na gagawin. Okay, para ma-construct yung planta hanggang commissioning. Kapag ka nagko-commission na, para itong dry run ng planta, papatakbuhin yung mga mechanical equipment. Tapos, i-check ng mga professional engineer. Professional, electrical, mechanical, civil. No? Tapos, may mga assistant sila dyan, engineer. MEECE. Ilan ang PIC na kailangan nyo? At gaano tatagal yung commissioning? In that way, maayos nyo ma-present yung initial project cost based on manpower, construction equipments, and utilities. Makukuha nyo yung total dito sa dulo. Okay ba yon? May katanungan. Wala naman po. So, ang matrabaho dito ay ito ay per design option. Design option 1, 2, and 3. Kasi mag-iiba-iba yung plant layout nyo. Mag-iiba-iba yung number of utilities building doon sa inyong plant layout. So possible, magkaroon ng mga changes dito doon sa mga susunod na design. Okay, but kung may pattern na kayo, may edit-edit nyo na lang yun, no? Basta ang gusto kong makita itong series of engineering activities. Ang iba kasi, nilalagay na lang, permitting. Okay na bang permitting niya? Ano ang mga kailangan nyo i-secure na permit? No, building. Kailangan nyo mag-secure ng sanitary permit. Fire protection permit. Okay. Safety. Siyempre, magde-deploy kayo ng napakaraming tao dyan. At ano-ano pa ang mga kailangan nyo i-secure na permit dyan. No? Business license, kailangan na bang i-secure sa barangay, sa municipality, or until VIR. No? Hindi yung basta permit lang. Ano yung mga specific activities dito sa permitting? Ang permitting nyo pala ay hihingi lang ng kumbaga approval doon sa barangay captain. Iti basically maano lang 'yon. Madali lang 'yon, ano? Magpapalusot lang. Joke lang. So doon kailangan, 'yun lang ang aking gustong i-point out. Kailangan specific yung mga activities na 'to. Okay? And then kapag ka na-commission 'yan, pwede nang mag-operate yung ating planta. Okay, so itong operating and maintenance cost, basically magkasama silang dalawa. Okay, gumagawa kayo naman dito nung operation and maintenance schedule. Okay, so ano yung mga nagiging involved dyan sa operation and maintenance schedule? So series of activities ulit, no? O&M activities. Sino ang mga PIC? Number of PIC. Timeline. Okay, and then rate per day ng mga PIC na yan. And then total. Okay. So ano yung mga O&M activities? Halimbawa, from January 1 to January 31, ito yung tinatawag yung annual shutdown. Nag-preventive maintenance kayo. So, maintenance schedule, nandito.
maintenance, ano yung mga i-maintain nyo, no? Halimbawa ay overhauling of compressor, cleaning of heat exchanger, okay, ano pa? No. Cleaning of cooling towers, replacement of pumps, pipes, etc. No, so i-define nyo dito yung individual. Sino mga PIC? No, kailangan ng ME dito. No. Dito pala, kailangan ng ME tech, mechanical technician. Okay. Dito sa mga pump, kailangan nyo pala ng ME, kailangan nyo ng electrical. Kailangan nyo ng mechanical tender, kailangan nyo ng electrical tender. Okay, so i-define nyo yung sino yung mga PIC involved sa activity na yan and number ulit. So overall of compressor pala, isang ME, tapos mga tatlong technician, pwede na. Okay, cleaning of heat exchanger, kahit walang ME dyan, basta may technician, no? Mga tatlong technician. Okay. Then dito, i-define nyo din ng helper. Baka naman kailangan ng helper doon. Ano? Sobrang laki pala nung inyong dinesign na heat exchanger. Eh, hindi kakayanin kung halimbawa technician lang yung gagawa. Okay. At gaano tatagal? Halimbawa, from January 1 to January 31, ang overhauling ng compressor tatagal po ng 5 araw. Okay, so isasalansan nyo dito. Basically, ang gagawin nyo dito sa timeline ay January 1 to December 31. Buong taon. Kasi i-estimate nyo yung operating and maintenance cost ng buong taon eh. Okay, ito yung gusto ko makita. Ang iba kasi, ang ginagawa, tabulated form nga, ini-estate lang kung ilang araw gagawin. So, mas maganda kung ganito yung inyong pagpipresent. So, ginaguide ko na kayo una pa lang para hindi tayo magpaulit-ulit. No? Although, napakahaba nitong table na to. So, gagamit talaga kayo dyan ng Excel. So, Excel-based presentation yung gagawin nyo dito. No? Kailangan natin makita yung timeline. Then, doon sa ganung timeline, ano yung rate per day ng inyong mga technician, ng inyong mga engineer na i-deploy? Okay, halimbawa, sir, 300 per day po ang engineer. Kawawa naman itong engineer na ito. And then, magtatrabaho po siya ng 5 araw per week, eh di per week eh may 1.5. O, pwede na, 1.5. No? So per month or sa buong taon eh magkano ang kanyang kikitain, no? And dito sa dulo, hindi makukuha niyo ulit yung total, no? Not only for manpower, but as well as yung mga equipment na gagamitin, alam ba, during maintenance gagamit kayo ng mga bomb truck. Gagamit kayo ng mga excavator pala, kaya kailangan bulwasin yung mga cooling tower, no? Gagamit kayo ng mga heavy equipment. Okay? So, i-declare nyo din dito, PIC or equipment involved. Number of PIC or equipment. No, kung gagamit kayo ng utilities, ay din nandito din. Ano yung utilities? Utilities na kailangan nyo. At ano yung quantity of utilities? Kailangan pala ng water during cleaning, o ilang cubic meter of water ang kailangan, no? Kailangan pala ng electricity pagka nagkakalas ng mga ganun. Since meron kayong mga impact wrench, magkano kalaki yung gagamitin yung kuryente. Okay? And also during operation, ito kasi maintenance. Paano kapag operation? Eh, kailangan yung ma-define kung gaano tumatagal yung operation ng isang equipment. No, ilan yung equipment na yon involved doon sa process, dalawang compressor. Okay. And dito, malalaman nyo yung kilowatt hour consumption niya. Kilowatt hour, multiply nyo lang ng cost per kilowatt hour. May estimate nyo na yung sa utilities. Okay. And same table na yung inyong paglalagyan. Dito na rin para sama-sama. Para kapag tinignan natin, o anong gagawin sa January 1, ito daw ang gagawin. Ano yung mga equipment na gagana? Sino-sino ang mga magtatrabaho dyan sa araw na yan? Sa January 2, sino-sino naman? Okay?
So basically January 1 to to December 31 yung inyong magiging timeline. Okay. So planuhin na kung paano ka kayo magko-conduct ng mga preventive maintenance. Ang preventive maintenance nyo ba ay once a year lang? Baka naman sa per day basis ng operation ay tumitigil yung planta. No? Na kailangan nyo modify dito. At tumitigil po ng ilang oras yung planta para makapag preventive maintenance ng mga heavy power consuming equipment gaya ng ating mga compressor. Hindi naman pwedeng tatakbo yan 24/7. So, i-define nyo yan sa schedule. Okay? So, dito na yung manpower natin, utilities, and equipments involved from January 1 to December 31. Okay? And ito ay design option 1, design option 2, and 3 pa din. Still, hindi pa tayo nakakapag-declare kung sino ang pinaka economic dyan sa tatlo. Kaya isa-isa natin gagawan. Okay, and then, pagka na-account natin yung initial cost, itong lahat-lahat ng operating cost na to, okay, pwede na tayong mag-evaluate ng techno and economic viability of the project. Titingnan natin kung kikita ba yung planta. Eh, kapag na-declare nyo na hindi pala kikita yan, ay magpalit na, magpalit ng topic, baka naman hindi talaga kikita yung plantang yon, walang gain na benefits or hindi nyo na-optimize ng maayos yung design. Possible yon, no? So after natin ma-account yon, punta tayo dito sa techno-economic test ng inyong project. So construct a comprehensive cash flow diagram that involves all the incoming, yung income, and outgoing cash flow, yung ating mga expenses in the business premises. So gagawin nyo yung tatlo. Iko-compare nyo. So paano ba tayo nagko-construct ng cash flow diagram? Eh di in yearly basis, 0, year 1, year 2, year 3, up to year end, or end is end of plant life. Okay, yung tinatawag nating salvage year niya. Salvage meaning pwede na nating ipagbili, no? Parang depreciated na lahat ng equipment. Okay, so at the end or at the start of operation, meron na tayong initial cost dyan. So sabi ng inyong engineering eco-instructor, pagka cash flow, outgoing, pababa yung arrow, no? So meron kayong initial cost dito pagka nag-start na yung operation, no? Okay, so ano yung mga initial cost dyan? Di yung inyong materials during construction, no? Equipment na ginamit, manpower, and utilities. So saan natin makikita yan? Hindi dito sa inyong cost na ginawa dito sa taas. Okay, dito. Sa initial project cost. Ilalagay nyo lang dyan pag sasamahin nyo. Kasi yung puhunan. So nasa year zero siya. And habang nag-ooperate yung planta, may ginagastos tayo. Ano yun? Hindi yung O&M cost. Ano pa? Mga taxes. Okay, utilities. Kung may other utilities aside from operation and maintenance cost. Ano pa? Depreciation. Kailangan isama nyo din yan. Ano yung rate ng pag-depreciate ng planta? Kasi kung hindi nyo babawiin yan sa cash flow, eh mag-e-end kayong lugi, no? Wala man lang kayo nasambot doon sa mga equipment na na-depreciate. Okay? So paano natin i-estimate yung depreciation? Gamitin niyo yung sinking fund method. Sinking fund method. Bakit itong sinking fund ang aking pinapagamit? Kasi ito yung method na merong
involved ng interest rate. Okay? Alam natin na ang pera kapag ka nag-i-age ay nag-i-interest yan. Lalo na kapag ka business, no? Very critical yung interest kasi primarily yung ginamit na pera para maitayo yung planta minsan inuutang sa mga bangko. Okay? Diba kapag ka sobrang laki, ganun ang gawa ng mga businessman, no? Ngungutang sila na sobrang laki, nagtatayo ng planta, parang sugal. Kapag ka kumita, edi saka babayaran utay-utay. So may involved na interest dyan. Hindi nyo pwedeng sabihin na straight line yung depreciation. Okay, so ano ang kailangan nyo malaman? Ano yung initial cost, yung first cost natin? Ano kaya yung estimated salvage value niya at the end of plant life? And ano yung mga interest involved? Halimbawa, nungutang kayo sa Metrobank, 12% po ang kanyang interest. Sa BDO, mga 11.3% po sa BDO. Sa Swiss Bank, 20% daw yung interest, mas malaki. Okay, so yun naman, searchable naman yan. Kung ano yung mga interest levied on the borrowed money. Okay, so yun yung mga interest rate na kailangan nyong ilagay. Then, account also the inflation rate. Since by time, bumababa yung value ng pera. So, in your engineering eco, ay di i-account kung paano maisama itong inflation rate. No? In terms of inflation rate naman, compounding interest lang din siya. Ganun lang din yung idea. Okay, so dito, magko-continue yung cash out nyo sa business dahil nag-ooperate kayo. Okay. So, hindi ko lang alam kung ito ay balance ga. No. Pero in case na hindi siya balance, hindi nyo pwedeng gamitin yung annuity. Kasi ang method na ginagamit ko dito madalas para makuha yung payback period ay yung present value method or net present value method, NPV method. Okay, so paano yun? Gumastos kayo ng initial cost. Gumagastos kayo yearly doon sa operation. No? So paano natin mababawi yan? Kailangan mayroong kita yung planta. Kailangan may pataas na cost dyan. Okay? So meron kayong number of product, number of units, times selling price. Ilang toneladang yelo, magkano per tons yung pagbibili nyo. So, makakabawi kayo. Meron kayong gross dito sa taas. Gross income. Okay. So, hanggang dulo yan. For sure. Hanggang doon sa end of plant life. Ngayon, kung gagamit tayo ng net present value method, ang idea lang naman ito, ayun daw initial cost, plus net present value equivalent ng inyong expenses ay equal daw sa net present value equivalent of incoming cost. Kasi aside from gross income, meron kayong salvage value dito. Ipagbibili nyo yung planta nyo. Kumbaga, magkano nyo maipagbili dyan. So estimate nyo na lang based doon sa mga equipment na ginagamit. Halimbawa, ang initial cost daw ay 230 billion pesos. Ay pagbibili nyo na lang dito sa end of plant life yung planta ng 100 billion. So doon, madi-define nyo yung salvage value. Okay? So yun yung kasama dito sa net present value equivalent of incoming cost. You have the gross income and you have the salvage value. Kaso, speaking of the net present value, eh di lahat ng cost na to, dadalhin natin dito sa year zero. So, naturuan na ba kayo ng annuity? Ano yung mga equation na dapat gamitin para mo-convert itong cash flow na ito papunta doon sa present? Kasi, hindi natin pwedeng i-compare yung mga cost na yan since iba't iba sila ng edad.
Okay, ito nasa year 1, medyo bata. Itong nandito sa dulo, mas matanda. Ay kailangan i-convert natin yan lahat dito sa net present value. So, possible lang tayong mag-minus sa net present value. Possible lang tayong mag-equate sa net present value. So, itong sinasabi natin dito ng equation, pagka mamimit nyo na itong equation na ito, wherein initial cost ng pag-construct ng planta and net present value equivalent of expenses ay nag-equal daw doon sa net present value of incoming cost, ito na yung tinatawag nating break-even. Sambot puhunan, no? Since nagbe-business tayo, kailangan somewhere in between the plant life, lalabas yung inyong break-even. Halimbawa, sa end po ng year 7, sir, yung aming DO1 ay break-even na. Okay? Pero sir, bakit po yung aming DO3? Ang nakocompute po namin break-even period ay infinity. Nako, mas mataas pa kaysa doon sa end of plant life. Ay, hindi naman pwede mag-exceed dito yung inyong break-even. Ibig sabihin lang nun, itatapon nyo na ang planta, ipagbibili nyo na ang planta, hindi pa kayo kumikita. Kaya dapat, yung break-even period ay in between the year zero and end of plant life. Hindi pwedeng malapit dito sa end of plant life or exceeding. Okay? Ang magiging explanation lang doon, halimbawa, pagka dito pa kayo naka-break-even sa year na to, eh di, 2 taon na lang ang itatakbo ng planta. No? Di man lang kayo nakabawi ng tubong lugaw. So, hindi appealing yung inyong business proposal pagka ganun. So, dapat mapababa nyo yung period ng break-even. So, paano yun? Eh, kapag in-applyan nyo ito ng mga necessary equation, ang magiging unknown nyo dyan ay yung N or yung number of years. Okay? Para mag equal itong dalawang ito. So, yung N na makukuha nyo dyan will be the break-even period. Okay? So, gamit yung annuity. Pero kapag hindi balance yung mga cost nyan per year, eh, hindi kayo pwedeng gumamit ng annuity dyan. Anong gagawin? Eh, di isa-isa yung i-compound pabalik. Okay, paano ginagawa yun? Eh, di halimbawa, meron tayong cost dito. I-multiply lang natin ng 1 plus i raised to negative of n kung ilang period yung babalik. Okay, and basically, makukuha natin yung equivalent present value niya. Pero sa annuity, meron na siyang equation eh. Ano? Kung halimbawa, balance itong cost na to, pasukan na lang ng annuity. Okay, and makukuha nyo to. No, mahalaga ito sa pagsiselect ng alternative. Pero, ganito yung idea. Ibig sabihin ba, halimbawa si DO1 ay yung may pinakamabilis na break-even period, halimbawa 3 years lang, siya na ba yung inyong magiging design option? Halimbawa, ito for DO1, 3 years. For DO2 daw ay 10 years. So, hindi siya masyadong appealing. And for DO3, halimbawa 7 years. So, si DO1 na ba ang kailangan natin i-declare? Hindi pa. Since napakaraming criteria of selection ng design. Okay? Kailangan mabalance out natin yung mga criteria na yon, no? Design selection based on Pareto analysis. No. So the following criteria will be the subject of comparison, no. Economic analysis. Pero kulang pa itong inilagay ko dito, no. Since meron pa tayong tinatawag na return on investment, no, capitalization cost, least payback period, no, least cost for the system, most economic, ano pa. Basta marami pang mapapalagay dyan. Okay. So kapag ka nag-solve na kayo ng economic analysis, doon nyo may ilagay lahat-lahat ng pwedeng gawing criteria. Sa operation and maintenance, ano, is may ease of operation ba? No, halimbawa, yung inyong planta nagre-require ng mga parking for outgoing and incoming goods. Pero, ang liit nung dinideclare nyong plant area,
kasi natatakot kayo baka hindi maging economic. Eh sir, di ba bawasan ko yung land area para kakunti yung bibilhing land area. Pero nahihirapan naman sa ease of operation. Kasi hindi makapag-maneuver ng ayos yung mga truck. Okay? Kahit siguro tricycle, hindi makapag-maneuver doon. Eh, kawawa naman. Ano. Di walang ease of operation. Ease of maintenance. No, yung bang ginamit yung mga equipment, eh, madali yung maintenance. Baka naman si manufacturers ay nagre-require ng mga special tools. Eh di bagsak na uli siya dito. No? Least cost of operation and maintenance. So yung ating nasa operation and maintenance schedule and activities. So pwedeng mapasubject for comparison yan. Okay. Kasi ganito yung gagawin natin. Hindi isang criteria lang yung ating titingnan. Titingnan natin lahat-lahat ng criteria. Then gagawa tayo ng tinatawag na scorecard. Okay. Sa scorecard, you have the criteria, you have the pointing system para doon sa ating design option 1, design option 2, and design option 3. Okay, so ipa-plot nyo dito, yun, napakaraming criteria. Kulang pa, yun ang dito. Napakarami nyo pang ma-encounter during the development of your design. No? Pwede palang i-consider, sir, yung dami ng compressor. Kasi pag dami ng compressor, ay pagmahal ng system. Okay, pwede palang i-consider yung delta P ng bawat compressor. Pag liit ng delta P, mas appealing sa operation. Pwede palang i-consider yung dami ng evaporator. Pag dami ng evaporator, pagtaas noong refrigerating effect. Okay, so dito, isasalan sa inyo. Ano-ano yung mga criteria na titingnan nyo dyan sa tatlong design in your comparison? Then, i-scorean nyo. Halimbawa, dito sa criteria 1, panalo si DO2. Dito sa criteria 2, panalo si DO1. And then, yan, score lang kayo ng score dyan. Part lang niya si least payback period. Okay? Diba, nandito si least payback period. Least payback. Pero ano nanalo? Si DO3 or least payback. Pero nung kinumpute nyo, yung total, lumalabas na mas malaki yung score ni DO1. Alam ba, 54 points to. Okay? Si DO2 ay mga 23. Marami siyang factor na hindi na-consider. Si DO3, mga 36. So, although si DO3 ang least payback, hindi natin siya pinili kasi may napakarami pang criteria na kailangan natin i-consider. So, in this scorecard, doon yung okay, so ito, hindi ito bias, kumbaga. Kasi kinonsider natin lahat ng criteria. And take note, least payback period is just a component of those criteria. Okay? So, naintindihan ba yung gagawin? Take note nyo lang yan ha. And then, pagdating nyo sa chapter 5, meron na kayong design na makukonclude dito. Conclusion based on the system design, operation, and cost analysis of the selected design. I-discuss nyo yung mga conclusion na nakita nyo doon sa design na yon. And possible recommendation based on design leading to cost optimization of the selected design. Baka kasi yung inyong ginawang design ay may possible way pa para ma-improve. No, na hindi nyo na-consider doon sa inyong design optimization in chapter 3. Okay? Or siguro, doon sa cost optimization, pwede kayong mag-focus ng recommendation sa chapter 4, paano nyo mapapababa yung cost pa ng mga component niya. No? And then for appendices, itong 1, 2, and 3, ito ay across your design consideration, DO1, DO2, and DO3. So yung mga reference catalog na ginamit, ilagay lahat dyan, isalansa na lang. Ito po yung mga catalog na ginamit namin for DO1.
Ito po yung mga catalog 4DO2, ito yung 4DO3. Sa design library, nakasalansan din. Ito yung mga design library for option 1, 2, and 3. No, bukod-bukod sila. And ito yung mga related computation or EES codes na ginamit po namin for DO1, 2, and 3. Okay? Kaya itong part ng chapter 3 and 4, ito yung pinakamadugo. Pero basta magkaroon kayo ng pattern sa isa, madali na yun doon sa dalawa pa. Huwag lang ganito ang gagawin. Okay, yung iba kasi, ganito yung ginagawa. Para magmukhang appealing yung isang design option, eh pinapasama yung dalawa. Diba, pagdating dito, no, sa declaration niya, pasasamain ko na lang yung design option 2 and 3 para magmukhang maganda itong design option 1. So, kita ko yan pagka pinresent nyo sa akin. Oh, eh bakit hindi, ganito na yung inyong design option 1, eh bakit pinababa nyo pa itong design option 2 and design option 3? Dapat nga, pataas pa ang ano niyan, model niyan, no? So, kailangan, marami na kayo na pagpilian. Kumbaga, marami na kayong na-i-test na possible way, possible diagram, para ma-increase yung coefficient of performance. So, kaya nyo naman gawin yan since may EES, no? Madali lang yan, no? Huwag lang pasasamain. Ganun yung ginagawa ng iba eh. No, kapag ka nagpe-present ng design, oh, bakit maganda na itong design option 1? Pinasama nyo pa yung dalawang design option. Kailangan, pili kayo ng tatlong pinakamaganda. No? So, dyan natin masasummarize yung chapter 3 and 4. No? May katanungan, guys? Wala na. Kaya na kayang gawin to. So, mamaya, eh, pwede na mag-usap-usap ang magkakagrupo. No? At kanino mababahagi yung mga trabaho. Kasi hindi pwedeng gawin to. Or hindi talaga kayang gawin to a week before presentation. No? Alam ko kung ito'y a week before ginawa. Hilaw ang mga wordings. Hilaw ang mga design. Hilaw ang optimization. Yung mga catalog, basta na lang naisingit. Eh, huwag na huwag. Ano, i-balance yung inyong oras. Lagi ko yung sinasabi. Kasi, medyo mataas-taas na degree na to. Ano, yung ating pinag-uusapan dito. Gaya ng sinabi ko sa inyo, during our introduction, eh, times 3 ang bigat nito. Pero, bakit ba binigatan? Ay dahil ito ang inyong magiging training ground bago kayo pumasok ng professional subject. Kapag napapunta kayo ng power plant, napapunta kayo ng industrial plant, ay mas malaki ang i-design nyo. No? At pagka kayo pa mali-mali doon, ay sorry. Okay? So, this will serve as a training ground kung paano nyo maitama yung mga plant design courses na ma-encounter nyo in your higher year. Okay. Lalo na kung ang mga instructor nyo sa power plant ay si Sir Michael or even Sir Jay and Sir Alan. Talagang masyado silang meticuloso sa design. No? So, ito na yung inyong magiging training para doon. No? So, question and clarification. Meron ba? Wala na. How about the others? Wala na naman po. Wala na po, sir. Siya, sige, kung wala na, tapos na naman yung ating discussion. Gusto ko lang i-emphasize yung mga details na kailangan nyo ma-include dun sa chapter 3 and 4. Kasi ayaw ko na na magpe-present sa akin, hindi man lang nasalansa ng ayos, hindi mo nila ang nagawa ng comprehensive details yung design project. Ay sana dito sa ating discussion na ito, somehow, nabigyan ko kayo ng idea kung paano talaga kayo magpo-focus dyan sa chapter 3 and 4. Okay, binibigyan ko na ng emphasis yan ngayon pa lang. Okay, so sige, kung wala nang katanungan or kung alibaba, may mga katanungan pa, pwedeng i-message na lang ako. Ano,
Sige, Ining, ano yun? Yes, ano yun? Ah, exam. Oo nga pala, meron na tayong schedule by next Saturday. So type of exam is purely problem solving. Pero hindi naman natin ilalagay lahat ng concept na na-discuss natin. Kasi sobrang dami nun. Ang mangyayari sa ating exam, pipili lang ako ng at most ay 5 problems doon sa ating mga na-discuss. So starting from the simple vapor compression up to the cascade system. So purely problem solving, 50 application, 50 ay analysis. So sa application part, gaya na sinasabi ko, basta may sagot kayo, no, nasagutan nyo ng tama. Okay, box the final answer and then okay na yon. Pero sa part ng analysis, siguro may mga problem kayo na ma-encounter dyan na kailangan nyo mag-differentiate, kailangan nyo mag-discuss kung ano yung nagiging effect noong ganong variation. No? So wala kayong ibang dadalhin sa exam kundi ball pen, calculator, pencil, eraser. Kung gusto nyo magdala ng ruler, walang problema kung magda-diagram kayo. No? Huwag na kayo magdadala ng table at refrigerant. Ako ang magpo-provide noon. No? So nasagot ko ba lahat ng tanong or may mga follow-up question pa? Sige, Mr. De La Roca. Sir, ang pati-check niyo po, exact answer po may discrepancy? Hindi naman may discrepancy. Basta tama yung process, procedure na ginawa. Sige po, sir. Thank you po. Pero make sure na accurate siya up to 4 decimal places. Pero kung may discrepancy, hindi may iwasan. Pero hindi naman siguro magkakaiba-iba yun. Dahil isang table naman ang inyong titingnan. No. Iiba lang yung inyong sagot kung mali talaga yung value na inyong nakuha from the table. Okay. So, sige. Kung wala nang tanong, ay i-end na natin ang ating meeting early. And good luck on your upcoming exam. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po.